The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Magandang umaga, Brad Jeff. Good morning. Maulan na umaga, Ted. Ayun, good morning at congratulations kay Tatay. Good morning at salamat naman na Brad at ikaw'y napirmis ngayon, ha? Paalis din tayo, Ted. Inuna na lang natin itong segment natin. Salamat na marami. Salamat. Salamat na marami. Thank you very much. Okay, so, Consul, ito na po ang ating favorite. Sa mga nag-aabang nito, si Ate Nati Ocampo Versosa, and of course, no, si Ma'am Aida Chua at si Nanay Esther, si Inang Esther Perez dyan sa Hagonoy, si Manang Dina Aquino, Tate Totoy Guanyo, of course, at si Ate Nati Ocampo Versosa, si Mama Del Macarandan, si Ma'am Mayet Garcia, ayan, si Ninang Tina Monzon Palma. Ito ho ang mga nag-aabang araw-araw po kay Brad Jeff Eliscopides kasama si Tita Chit Salud. Ayan, go ahead, Brad. Kompleto, Tita Juliet Cruz at Tita Julie Ang, ayan, mga seniors din natin. Salamat din kay Lawrence Badjaw, ang ating volunteer sa mga Bible verse nating TED na graphic design. Yan ang gumagawa araw-araw, si Lawrence Badjaw. Happy birthday din po kay Ronald Arellano ng Bayambang Pangasinan. Salamat sa pakikinig. Ngayon po, it's Tuesday, it's rainy. Again, it's another day po na magpasalamat tayo at tayo'y nagising. Minsan, Ted, at siya, alam ko, ang dami nating kinakaharap na problema. Ang dami nating mga susuyuring pa na mga, alam mo yon, mga challenges dito sa buhay. Pero alam niyo po, every gising actually is a blessing. At alam kong hindi perpekto ang buhay, kaya sinabi naman niya ni Jesus, hindi siya nangimi sabihin na dito sa mundo na to, you're gonna face trouble. Kaya nga hindi tayo dapat dito mag-look forward habang buhay. Meron naghihintay sa atin na better place. Sabi sa Panaghoy, ayan, itong Panaghoy, Ted, sa English, Lamentations. Panaghoy 3:22 hanggang sa susunod na verse, hanggang 23. Sabi rito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang sarap talaga pong namnamin sa Tagalog, ano? It is new every morning, sabi rito, laging sariwa daw. Wala daw pong kapantay at walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kaibigan ko, Ted, mahiling mamalengke dyan sa palengke ng Pasig. Pinapakinggan din tayo dyan, ano? Tinataon niya talaga yung maaga. Yung parang bago raw hango lahat ng paninda mula sa isda, gulay, etc. Alam niya kung galing sa freezer yung karne, okay? Na hindi naubos kahapon. Kaya alam din niya na yung iba naman ng gulay, mga alam mo yon, hindi naubos kahapon, buwisik ka ng konting tubig, okay pa naman yon, pero alam niya yung bagong hango. Alam niya po yung pagmamahal ng Diyos, parang ganun, ting umaga gigising ka, hindi leftover. Hindi tira-tira yung ating nakakamtan na awa at pagmamahal ng Diyos. Sa ating mga anak niya, laging fresh daw po, lagi pong sariwa, hindi bilasa, kumbaga, hindi tira-tira, at pagtiyagaan nyo na lang yan, pagpasensyaan nyo na lang yung konting awa ko at pagmamahal. Hindi po, ting umaga na tayo gigising, when we tap into prayer sa Diyos, we will receive fresh love and mercy. Hindi po natin yung deserving, yung awa at pagmamahal po ng Diyos. Kaya nga po awa, yung grace po, He gave it even if we don't deserve it. Alam niyo po, madalas ako, hindi naman ako kamahal-mahal sa Diyos. Ang dami kong mga issue, dami kong mga bagay na tinatalikuran ko siya. At times, yung impatience ko mamaya sa C5, matetest na naman, pastor ka ba talaga? Subalit ang Diyos, hindi po, He doesn't keep records of wrongs. Ting umaga nagigising ka, may new sets of love, mercy, kaya po ting tayo gigising na maaga, ang Diyos po ay naghihintay lamang para tayo kumatok sa Kanya at tumawag. Bakit hindi mo naman susuklian ng pagmamahal ng ganyang klaseng kabutihan, tama po ba? And the more po natin nauunawaan ng Kanyang pagmamahal, the more din nababago ang ating puso na He will never leave us nor forsake us. Panaghoy 3:22 hanggang 23, pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw. Kabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Panginoon Jesus, alam kong araw-araw mo kami dapat i-remind ng iyong pagmamahal kami po kasi ay madalas nasasapawan at tatabunan ng mga problema.
Kadalasan, Lord, guilty kami dito na mas napapalaki namin yung problema kaysa sa kalakihan mo. But Lord, you are bigger than any problem, Lord God, na kakaharapin namin sa mundo. Because our greatest problem, yung problema namin sa sin, sa kasalanan, ay pinagbayaran mo na 2,000 years ago. Ano pa bang hindi namin kayang harapin? Kung aming eternal problem with sin ay nasugpo mo na, you conquered death and sin sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, kung kami nagmamaliw, kung kami nagdududa sa iyong pagmamahal, kumanap lang kami ng krus at ma-remind kami ng iyong kadakilaan ng pagmamahal. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong pinapalaki namin ang mga problema at ikaw ay pinapaliit namin. Pero Lord, you are bigger than any problem. And your love is bigger than any problem na kakarapin namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Panginoon, muli po kaming nananalangin sa inyo na inyo pong alagaan lagi si Brad Jeff. Siya po'y bigyan nyo ng haba pa po ng pangunawa. Bigyan nyo po siya ng fortitude sa kanyang pagbimisyon. Alagaan din po ninyo ang lahat ngayon ng mga lugar na binabayo ng bagyo, sa mga binabaha, sa mga harap po sa pagsubok pagkatapos pong dumaan ang bagyo. Lord, yakapin nyo po silang lahat. Alagaan din po ninyo ang lahat ngayon ng mga nagmamaneho at nakikinig po sa aming programa habang bumabiyahe. Lord, ito pong aming idunudulog sa inyo. Sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Thank you, Brad. We'll catch you tomorrow and ingat ikaw sa biyahe. At haba pa nga ng pasensya dahil yan lagi ang ating dinadalangin, no? More patience para po natin mapagtagumpayan ang ating kanya-kanyang misyon sa buhay. Magandang umaga po sa lahat ng mga nag-aabang po, ha, sa portion na ito. At bukas po ang ating pa rin po namang mapipili para po doon sa ating What's on Your Mind. Ito po yung napakalaking tulong, Brad Jeff, sa lahat ng mga nangangailangan sa mga panahong ito. 2,000 pesos kung gaano po kalayo ang mararating yan kung tama ang paggasta. Amen. Tama. Yeah. Happy birthday lang, Ted, ano, sa aking pamangkin na si Zion Kaduldulan. Ayan, kita Maribet, nag-greet na po mo, masaya ka na. Again, Ted, I have to go. Ito pong yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Be safe po. Thank you so much. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.